지금 나고 저는 지금 뭐예요? Dahil na yung project ni Akila sa computer. So, ayan. Proper use of computers. And then, 5 items. Kaya, 1 to 5. Ngayon naman, gagawin ni Akila yung project niya sa English. So, ayan. Meron silang project sa English na tula. So, ipapasulat yan sa illustration board. So, ito na yung illustration board ni Akila. And gumawa na rin siya ng border. Ito yung meron silang ruler na may design-design na kaya madali na lang. And isusulat dito ni Akila yung nakasulat dito sa ating monitor sa laptop niya. Okay, trees. And then, dito Akila. Ito. B. Happy morning! So, today is September 26, 2021. So, 1 month na yung online class ng mga bata kasi nag-start sila ng kanilang online class noong August 26. And today is September 26 na. So, gusto ko lang i-share sa inyo mga ka-good vibes, yung mga activities, performance tasks, and projects na ginawa ng mga bata sa kanilang online class na per subject. So, i-share ko lang din para at least makita rin ng mga bata kapag laki nila, mapanood nila yung videong ito na ganito pala yung mga ginagawa nila habang naka-online class tayo ngayong pandemic. And eto, mag-umpisa tayo sa ano, sa i-share kong video. So, panoorin nyo ang videong ito. Ito yung video ni Akila para sa kanilang performance sa Filipino subject, which is music klasikong awitin. And may binigay si teacher na choices kung ano yung mga kakantahin ng mga bata. And dahil buwan ng wika, kailangan sa ating wikang Tagalog. So, ayan. At saka, isishare ko na rin sa inyo yung kay Ate Arya na buwan ng wika, which is, ito ay ang Sinimoto Klasiko Piang Pelikula. So, Tagalog din dapat. So, may mga choices din na sinend ang advisor ni Ate Arya. And mamimili sila din ng mga movie na Tagalog. At gagawin nila to na parang Sinimoto. And plus, ang videong ito ay kasama rin dito yung science performance ni Ate Arya na scientists look alike. So ayan, sabay-sabay tayong manood sa kanilang performance. Narito ang kanilang video. Eh kasi, kahit anong dami yung mga regalo ko, pero kung wala pa rin yung papa ko, hindi din ako lubos na maligaya.
kahit anong dami ng mga regalo ko, pero kung wala na para papa ko, hindi rin ako lubos na maligaya. Eh kasi... Aria, the student of grade 4 Faraday. My chosen scientist is Bertha Parker Allan. She was born on August 30, 1907 and died on October 8, 1978 at age of 71. Bertha was the first Native American female archaeologist and she was the one who found the skull of an extinct giant ground sloth next to ancient human tools. That's all. Thank you. Thanks, Fred. So, ayan yung kanilang munting performance. Na-inassist ko rin sila. And binigyan ng idea. So, medyo pinagandaan yung ilang props doon. Kung mapapanood nyo yung last na video natin na namili ako ng konting props para sa project or performance ni Akila. So, eto naman ngayon, ipapakita ko sa inyo sa yung picture na lang, ipapakita ko sa inyo yung mga activity ni Akila muna. So, grade 1 na si Akila at eto yung kanilang computer activity. So, ayan, types of computers. So, nagupit siya doon ng picture, types of computers, and nagsulat siya kung ano yung pwede niya sabihin doon. And ito naman yung kanyang project sa math. So, sariling ano siya, sulat, penmanship yan ng mga bata. Lahat ng kanilang mga activities sa school, yung mga project nila, yung mga bata talaga ang nagsusulat at gumagawa. So, nagbibigay lang ako sa kanila ng idea kung paano nila mas mapapaganda yung idea nila sa kanilang project. And ito naman ang ESP subject or ito yung GMRC nung time natin. So pinagrowing si Akila ng My Family. So ito yung growing ni Akila, My Family. Gagawa or mag-iisip kami ni Akila ng mga rhyming words na isusulat niya sa bond paper. So ayan siya. And ang MAPE subject naman. So, pinag-drawing sila doon ng teacher nila ng My Learning Area Map. So, parang ano lang, simple area map kung ano yung style ng kanilang learning area. Science project yon, which is sea creature. Gagawa ng headdress, pipili ka ng kahit anong animal under the water.
and gagawin mong headrest yun, and dapat maging creative at gagamitin lang yung mga recyclable or recycle materials. So ito yung aming ginawa ni Akila, ang octopus. And kay Ate Arya na tayo. Sa Hele subject ni Ate Arya, meron sila activity na mag-iisip kung ano yung kanilang gustong business or business dream. So ito yung ginawa ni Ate Arya. At yan din ang kanyang explanation sa kanyang business dream. Sa English performance naman ni Ate Arya, kailangan daw mag-take a picture ng proper nouns na nasa loob ng bahay, yung mga gamit sa loob ng bahay na proper nouns. So, narito yung ginawa ni Ate Arya sa kanyang English performance task. And last is ESP. So, sa ESP naman, activity post slogan. So, ayan. Yan yung simpleng ginawa ni Ate Arya, ang kanyang post slogan para sa kanyang ESP subject. So, yan lang yung mga iilan sa mga ginawa ng mga bata sa loob ng isang buwan na kanilang online class. And marami silang ginagawa. Actually, meron silang daily seat work, meron silang quiz, meron din silang mga marami silang activities every day sa iba't ibang subject. So, some sharing lang tayo sa mga ginagawa ng mga bata sa kanilang online class. So, nakakatuwa lang, kaya suportahan natin yung ating mga anak sa kanilang pag-aaral. At tayo ay natututo din na mas maging creative. So, yun lang ang ating sharing for today. I hope nagustuhan nyo ang munting sharing natin ngayon. And patuloy nyo po kami suportahan sa aming FB page, Aryan Akila Adventure. And see you on my next vlog. Always stay healthy and be natural ka good vibes. Bye!